Ang sarap sigurong sabihin ng salitang sa hirap at ginawa, pipiliin kita. Ikaw lang at wala nang iba. Lahat naman tayo gustong maranasan ng pagmamahal na walang katapusan. At kapag dumating na ang araw na pinakahihintay mo, huwag mong sasayangin ang bawat oras at pagkakataon. Bigyan mo ng halaga ang bawat sandali at piliin mo ang maging masaya sa isang taong tunay na nagparamdam sa iyo ng ligaya. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Napakahirap talagang itago ng kalungkutan. Lalo na kung sa bawat nakikita mo ay mga alaalang tila ba nakaukit na sa puso mo. Mga alaalang masaya na dulot ay kirot sa pusong ang nais lamang ay maging maligaya. Lumipas ang mga araw, buwan at taon. Kahit paano naitago ko ang nakalipas. At eto, masaya na ako. Masayang masaya na ako. Promise. Hindi ko na nga alam kung ilang taon nang nakalipas. Basta matagal ng panahon yun. At saka ayoko nang maalala pa yun. Ang nakalipas ay nakalipas na. At hindi na pwedeng balikan pa. Madami na din ang nagbago at mga nangyari. May kapatid na ako, tapos may anak na din si Miko. Made in Russia sila. Na eto, mga binatilyo na. May nautusan na akong gumawa ng yelo. Mabenta kasi talaga yung yelo na tinda ko. Tsaka si Pablo, nasa na ba yun? May pupuntahan kasi kami. Ang tagal niya. Anak, saban lakad mo? Tanong ni tatay. Minsan lang kasi ako malis ng bahay. Kaya yan, nagugulat siya kapag aalis ako. At lagi siya nagtatanong kung saan ako pupunta at kung anong oras ako uuwi. Tatay naman, 30 anyos na ako ha. Hindi na ako bata para tanongin niyo kung saan ako patungo at kung anong oras babalik. Wika ako. Anak naman, siyempre mahalay ko ba? Baka magtatanan ka na pala o kaya naman, baka mamaya ay magulat na lang ako na mag-aasawa ka bigla. Tsaka kailan ka ba mag-aasawa anak? Nainip na ako. Wika ni tatay. Tatay, ano ka ba? Kalmahan mo lang ha. Sasabihin ko naman sa'yo kapag meron na. Wika ako. Okay, sige, basta anak. Huwag mo akong bibiglain ha. Tsaka, ayun na ba si Pablo? Mag-iingat kayo. Wika ni tatay. Kaya ito, pagtingin ko kay Pablo, nagulat ako. Parang biglang sumakit ang dibdib ko. Di ko alam pero parang may biglang bumalik sa mga alaala ko. Uy Andy, tatay Pablo, magandang umaga. Wika ni Pablo. Pablo, bakit mo suot yan? Wika ako. Suot kasi niya yung damit ni Oscar na naiwan dati dito sa bahay. Parang naalala ko ang ilang nakaraan ko. Bakit ba kasi suot ni Pablo ang damit na yun? Uy Andy, bagay pa sa akin?
Tsaka, hindi naman babalik si Kuya Oscar. Sayang naman kung hindi ko gagamitin. Tsaka ang ganda ng mga naiwan niyang damit. Kaya ako na lang yung gagamit. Kasya naman sa akin eh. Wika ni Pablo. Teka. Sino si Oscar? Wika ni tatay. Wala yung tatay. Sige po, alis na kami. Wika ako. Kaya ito, inakbayin ko na si Pablo at papalayo na kami kay tatay. Pablo, yari ka sa akin mamaya. Wika ako. Uy Andy, naliliitan ka ba sa akin? Mas malaki pa nga ako sa'yo ngayon. Baka ikaw ang bugbugin ko. Wika ni Pablo. Binata na kasi si Pablo. 22 na siya at umiibig na. Kilala niyo na siguro ang taong minahal niya. Si Nelson. Sa di nakakakilala kay Nelson, pakinggan nyo na lang ang kwentong Totoy Mola. Pablo, ikaw ah. Nagtanong tuloy si tatay. Tsaka, buhay pa pala yung mga gamit ni Oscar? Wika ako. Oo naman kuya, buhay na buhay pa. Tinago ko kasi yun. Kaso mukhang di na talaga siya babalik no. Sayang talaga. Bagay na bagay kayo eh. May pag-iyak pa nga dati, Kuya Andy. Natatawa talaga ako. Kapag naalala ko yun, napaiyak din kasi ako. Wika ni Pablo. Uy, Pablo. Tumigil ka nga. Tsaka, sayang lang yung luha ko nun. At kapag nakikita ko siya ulit, wala na, tapos na. Baka nga di ko na lang siya pansinin. Kasi parte na lang siya ng nakaraan ko. Wika ako. Talaga ba ako, Kuya Andy? Okay, sabi mo eh. Pero saan ba tayo pupunta? Wika ni Pablo. Ano sinasabi mo, Pablo? Eh di ba ikaw ang nag-aya na lumabas tapos magsimba? Wika ako. Ah, ako ba? Sorry na, Kuya Andy. Ikaw naman kasi. Bakit di ka na nagsisimba? Ilan pa ba yung huli? 10 taon na nakalipas ata. Kaya magsisimba tayo. Kasi napaka makasalanan na ng mga palad mo, Kuya Andy. Wika ni Pablo. Gagi ka talaga, Pablo. Umayos ka nga. Wika ako. Kaya ito, habang naglalakad kami patungo sa simbahan, marami kaming pinag-uusapan. Mga nakaraan at mga nangyayari sa kasalukuyan. Sabalit kapag naalala ko yung suot niyang damit, pakiramdam ko eh si Oscar yung kasama ko. Kasi ang damit na to yung paborito niyang isuot dati. Bakit ba kasi isinuot ni Pablo? Naalala ko tuloy ang nakalipas. Kapag kumakain kami dati, sinusubuan pa ako noon. Tapos kapag matutulog na, ahalik yun ang isa sa labi ko. At pagkagising, ahalik na naman ang isa sa labi ko. Ganon ka-sweet si Oscar dati. Ay naku, naalala ko tuloy ang nakaraan. Pero okay lang. Nakamubo na naman ako, tsaka di na ako galit sa kanya. Matagal na din kasing nangyari yun. Dapat kalimutan ko na. At ang mas mahalaga ngayon, masaya ako. At natuto na ako sa nakalipas ko. Kuya Andy, okay ka lang? Bakit nakangiti ka habang naglalakad tayo tapos parang sobrang saya mo? Wika ni Pablo. Wala. May naalala lang ako. Wika ako naman. Uy, naalala niya si Kuya Oscar. Namimiss na niya. Wika ni Pablo. Kaya ito, nahila ko yung tenga niya. Kuya Andy,
Grabe, nananakit ka pa din talaga hanggang ngayon. Siguro, totoo yung sinabi ko. Mismo na talaga. Wika ni Pablo. Pablo, pwede ba tumigil ka na? Ayoko nang marinig yung pangalan na yan. At lahat ng bagay tungkol sa kanya. Ang nakalipas ay nakalipas na. Wika ako. Okay, sabi mo eh. Pero Kuya Andy, paano kapag may pagkakataon ka na bumalik sa nakaraan? Babalik ka pa ba? Tanong ni Pablo. Sandali ako natahimik bago sumagot. Hindi ko alam, Pablo. Siguro, kahit saglit. Wika ako. Kuya Andy, bakit saglit lang? Wika ni Pablo. Ah, wala lang. Gusto ko lang sumilip muli sa panahong wala pang sugat ang puso ko. Kasi alam mo, Pablo, kahit sabihin kong okay na ako at nakalipas na ang lahat, may mga pagkakataong nagigising ako sa gabi na hinahanap ko siya kahit napakatagal ng panahon ang nakalipas. Wika ako. Kuya, paano kung mangyari ang sinabi niya dati na kung pagtatagpuin man muli ng tadhana ang mga landas niyo? Anong gagawin mo? Wika ni Pablo. Pablo, ipapabugbog ko siya sa'yo. Kasi magkakampi tayo, diba? Ipagtanggol mo ako. Wika ako. Kuya Andy, grabe ko. Tara na nga sa loob ng simbahan. Kasi natupad na yung panalangin ko. Wika ni Pablo. Bakit? Ano bang panalangin yan, Pablo? Wika ako. Basta, Kuya Andy, sumama ka na lang. Wika ni Pablo. Di ko alam kung ano yung panalangin na yun ni Pablo. Pero ano kaya yun? Pero bakit ganito? Habang papalapit ako sa simbahan, parang kinakabahan ako. Parang ayoko pumasok sa simbahan. Umuwi na lang kaya ako. Medyo kakaiba kasi yung nararamdaman ko. Basta kakaiba. At ang pakiramdam na to ay naramdaman ko na noon.